Kung sa laban ng buhay sa gitna ng pandemya ay nakikita ang lagablab ng hangarin sa mata ng mga kabataan sa kabundukan, isang malaking panawagan ng paghamon sa mga nananahan sa kapatagan. Sa isa sa pinakamalayong barangay ng Tiboli sa South Cotabato, tunghayan natin na kahit nasa gitna ng krisis sa edukasyon, patuloy na hinahabi ng mga batang Tiboli ang mga bakag ng kanilang mga pangarap. Nitom ya bulul kato o mabal, kudet ya gufandamam di guflawil. Lingo langit ya kit gu ya flawil ya galwa ya kabkas di kaflayam. Nayom ya kaflabi, du na ani di du faya. Mahigit 2 oras ang tatahakin ng magkapatid na Gisali at Norhudin Biwang upang mahatid ang mga bukag sa kapatagan. Bubunuin ng magkapatid na Tiboli ang maputik at mabatong daan pababa. Hindi alintana ang bigat at pagod ng katawan. Ramdam ng Schools Division of South Cotabato ang hinagpis ng mga kabataan at magulang sa mga malalayong pamayanang nakahimlay sa mga kabundukan, kagaya ng Barangay Mumukayo. So, inyo nakikita isa ito sa mga dinaranas ng ating mga kaguruan sa paaral ng ating pupuntahan. Kinakailangan talaga ng malakas na adikain para mas maservisuhan at maibigay ang kalidad ng edukasyon sa ating mga batang dreamers. Pagkatapos ng mahigit 2 at kalahating oras, ay masisilayan ng mga batang Mungukayo ang mga kawaninang sangay ng South Cotabato sa pangunguna ni Dr. Ruth Elestacio Ceso VI, ang kauna-unang Schools Division Superintendent na nakatapak sa kanilang lupang tinubuan. Walang kuryente, ngunit maliwanag ang saya sa mga mata ng mga taga-Mungukayo. Ipinahayag ni Dr. Estacio na madaragdagan ng 2 guro ang kanilang paaralan. Sisikapin din ang sangay na mapunan ang kanilang mga pangangailangan, kagaya ng pagbibigay ng solar panel, printers at band papers. Malaking pasasalamat din para sa mga magulang dahil sa gagawing integrated school ang Dieta Elementary School. Sa wakas ay hindi na kailangan pang maglakad ng kanilang mga anak ng mahigit 3 oras para makapag-aral sa sekundarya. Yun lang naman ang gusto natin, na mag-aral kayo ng mabuti dito. Huwag kayong magpatalo sa mga challenges sa buhay at sa mga kahirapan sa buhay. Andito naman yung mga guro ninyo na nagsasakripisyo para sa inyo. Another round of applause para sa mga teachers! Woo! Mas malakas para kay Ma'am Dinggal! Tinapos ng awitan at sayawan ang masayang gabing maitatala sa kasaysayan ng kanilang barangay. Sa ibang mga batang mahimbing ang pagkakatulog, sa Jessely ay gising at patuloy na naghahabi ng bukag kasama ang kanyang lolo at lola. Pumili ka na maging mo ang bukag, wala ni kwarta. Alas bisin, wala. Pagkatapos ng paghahabi sa mga bukag, ay sisimula naman ni Jessely ang paghahabi sa kanyang mga pangarap. Sinisikap ng batang Tiboli na mabasa't masagutan at maunawaan ang mga self-learning modules na ibinigay ng kanyang mga guro. Support at alalay ang tanging handog ni Lola Marita at Lolo Coranding dahil grade 1 lang ang kanilang natapos. Maagang gumising ang batang Tiboli, isang pagbadya na mahabang araw ng pakikibaka. Alam ni Jessely na wala ng lakas ang kanyang lolo at lola upang tahakin ang mga piligrong daan upang mahatid lamang ang kanilang mga produktong bukag. Sinalo niya, kasama ang kapatid na si Norhudin, ang maagang responsibilidad. Mayroon na lang kailangan mo sila para kumana lang ang sila para nabusit sila. Buong lakas na tinahak ng magkakapatid ang daan pababa upang ibenta ang kanilang mga bukag. 12 pirasong bukag ang pasan-pasan ni na Jessely at Norhudin. 1,200 ang kinita ng magkakapatid, 700 ang ipambabayad sa utang, at ang natitirang 500 ang siyang gugugulin sa 1 linggong gastusin. Tumungo si na Jessely at Norhudin sa pinakamalapit na tindahan. 1 kilong bigas at sardinas ang binili para sa pananghalian at hapunan. Bumili rin ang magkakapatid ng mga pagkain muling magpapaalala na sila ay mga bata. Gusto ni mo nga makatapos ka high school. Mahaba pa ang susuunging pagsubok nila Jessely at Norhudin sa lamin ng mga kabataan sa kabundukan na matatag dahil sa patuloy na pagsisikap upang mabuhay. Sinasabay ang paghahabi ng mga pangarap at paghahanap buhay anumang pandemya ang kinakaharap. Dahil para sa kanila, ang sumuko sa laban ng buhay
ang pandemyang kikitin sa kanilang inaasam na tagumpay.